al guapisong rektor, narekino, bakit mo na ating mga kaas, at paano mo na-conceptualize itong kwentong ito? Paano nangyari? Hello? So, let's start the story ni Direk Chico. Medyo niya yan naman yung mahal mo. Wala. Hello. Yeah. Yes, Direk. Yeah, anyway, let's start siya sa story ni Direk Chico. Yeah, pagkakalaman namin ng mga writers. Si Alex, Jets, si Easy Karel, Ferdy, kahit si Bong, napagtulungan namin yung concept na yun. Yeah, kundi rin yung trailer, parang laki niya, pero simple lang yung story niya. Yeah, minom lang siya ng magical wish and mabrish sa iba-ibang time period. Okay, thank you, Direk. Alamin mo na lang, mapatihin mo na natin yung mga nasa stage para sabihin nyo na rin kung ano yung role nyo rito sa movie at what can the people expect sa kanila bilang ngayon pa lang sinasabi magiging number one na sa box office sa 2018 kami ay ba may ayan, magandang gabi po. Ako po si Camille. Ako po si Stella dito, best friend ni Bill. Ako po yung typical best friend na yung laging against ng gano'n. Parang hindi sa ayon sa mga gusto niya. Ayun. Hello po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si John Lucas. And ako po dito sa pelikula si Joey ay isa po sa mga parang kaibigan ni Kuya Bong sa Pinatatrabuhan niya na podcast. Kumbaga, kami po yung mga malulupit na sidekick ko sa Pinatatrabuhan niya. Ayun po, ako po si Joey sa pelikula. Hello, ako po si Red Oliero. Karakter ko po pangalan niya si Bon. Dahil nasabi ni John Lucas, magkakasama po kami nagkatrabaho sa show ni Papa Kat, which is yung character ni Kuya Bong Navarro. Kami po yung mga kasama niya para kabarkada na niya sa work. So, you know, sa bawat time na pinupuntahan namin, nagbibig kami. Hello po, ako po si Donna Mariaga. Ang pangalan po ng character ko dito sa Anilive ay si Hugot Tina. Yun po ang aming DJ name sa podcast na pinagtatrabahuhan namin ng character ni Kuya Bo. And then, yun po, kapag may caller kami, ang lagi ko sagot sa kanila, puro hugot, ganyan, tsaka mga kung ano-ano lang nakatramaan sa buhay. Tapos pag bumabalik po kami sa past, nakikita niya rin po yung character ko, pero not as Hugot Tina. Ayun po. Alex? Ako po si Alex, isa rin sa mga, yung mga sabi na direct writer, kaya lumaki po na lumaki yung role ko. Kasi wala na akong hindi ko tuloy yung sarili ko, diba? Bali, launching ko po ito. Tanto po kami ni John sa ni Red, ako po si Joey po. Kami po yung nagagawa ng sound effect sa radio. Ako po si John. Tapos po, sa iba't ibang lugar, iba't ibang panahon po, at doon din po kami, para po dumami po yung DM. Kasi nga, mga rights. So, ginawa namin yung marat para dumami po yung araw. Kasi pag-araw po kami, 2K per day. So, naka 14 shooting days po kami. So, 28K din ang pinita natin. Mga talaga na rin, no? Yun po, yung contract po. Di ba, pag doon po si Bong, pinigulan ni Bong, kanilang po ako lagi na naka-quarter minutes po kami ni Bong. Ano narinig na namin yan, Alex, ha? Hello. Nakapag po talaga ako. Subang lang po talaga yun, ano? Tapos nandit po kayo bypass. Ako naman po si Richard Gomez. Yung pangalan magal. Ako naman po si Sarah, may hawak ng maiwagang whiskey. Kung saan nabibigyan ng mga pagkakalit na kanawang kakaitama, mga malita kaya ang nangyawa. Doon po ako sa bartender po ako doon. Sweet. Ako naman po si Victoria, ang pinakamamahal ni Benedict, which is si Bong Navarro po. Ako po yung magiging dahilan kung paano siya makakapunta sa turning point bar at kung bakit niya makikilala ang crush. Bong? Yeah, magandang kapag-usin lahat. Ang character ni Benedict, pangalan po si Benedict.
isa po akong mapagmahal na anak at kapatid. At sobrang mapagmahal na boyfriend na halos sobrang nasakal na. Kaya nagkaroon pumasok yung whiskey dahil nagkaroon ng problema sa sobrang pagmamahal ng isang tao na kailangan i-correct kung ano yung mga kamalian niya. At doon po nakilala si Chong doon sa bar in Turning Point. At doon po umikot yung story dahil gusto niya itama kung ano yung mga kamalian niya. Kaya lang, sa gusto niyang itama yung kamalian niyo sa present, depende sa inom kung sa kadalagan ng whiskey, lumalagpas. Kaya kung mapapansin niyo, ang dami kong napuntahan. At ang maganda dito sa mga characters na kasama sa present, kung sino yung nasa present, sila din yung sa era kung saan ako pupunta. Kaya yun po yung nakaka-excite dito sa aming pinigula na Andy Life na iharapin po sa mga. Thank you, Bo. Tanoy ko muna bago natin i-open yung floor. Tanoy ko muna si Win-Win, yung experience mo since this is your first film, although nakalabas ka na sa TV. Sa experience ko rito at hindi ko ba nagulat, comedy rin itong sinapakan mo? Actually, tinabahan po ko kasi alam ko rin po ito. Minsan po naiimatala yung itsura ko, nawawala sa character kasi sanay po ko sa kontrabida since sa TV. So, tinabahan ako. Pero overwhelming din kasi dati po pinapanood ko lang si Bong Navarro. Nawawala ko lang ba? Napanood ko lang siya. Ngayon po nakatrabaho ko na tapos katrabaho pa yung lagi ko dito. So, very overwhelming. Tapos, ngayon masasabi ko na nakapag-comedy na kayo. 8 years old ka lang. So, yun po. Bong, how's Win as your living lady? Si Win, nagulat po ako sa kanyang pinakitang performance dito kasi sa pagkakakilala natin ko eh, bukod sa magaling sumayaw, siya yung doon gumagalap ng mga kontrabida sa mga soul opera. Pero this time, nung nilabas niya yung galing niya sa comedy, alam na natin kung kanino nagmana. Siyempre kay Miss Alma. Ay, kay Chong Chong. So, talagang andun yung humor. Kumbaga, wala na akong masasabi pa. Kumbaga, talagang iba ang sense of humor ng Joey Marquez. Kumbaga na-share niya sa kanyang anak na mga anak. Dahil may ibang anak niya nakakilala ko, like si Vito, yan lakas din ang sense of humor. Kumbaga si Win, hindi siya natatakot magtanong kung ano pa ang pwedeng dapat gawin. Kasi hindi na nakakabinig sa mga artista. Dahil ayaw mo magmukhang inusente o tanga doon sa gagawin mo. Kaya dapat ka magtanong. Kasi nagpapanggap ka na hindi mo alam po ano gagawin mo. Iyon po. Thank you, Paul. Before we proceed, we'd like to welcome Ms. Rosel Monteverde, guest from Abroad, na mag-celebrate ng kanyang birthday. Tanong ko lang si Chong, pangilang movie niyo na ni Bong to? Oo, ito. Ang totoo niyan kasi na maliit bago. Ayos na, ayos na. Sa Street Boys, pinanunod ko na siya. At pinangarap ko sana mga kasama ko sa Cesar Tinura. At kaganda ka nito, ang dami rin natin pwede kasama. Oo, di ba? Oo, di ba? Oo, kasama ko rin siya. Ngayon, dalawa ko lang pala. Yung pangatlo, why not, di ba? Maganda kasi, alam mo, di ko nakita na marami mo na ako kailangan matutunan sa pagpapatawa. Kaya po, nakita ko yung relax na original niya. At saka, para sa kanil, natural yung paglabas na kanil sa pagpatawa. At saka, hindi slapstick, hindi bagay na sitwasyon na kaya na patawain ng tao, kahit hindi na slapstick. Kaya natutuwa ako mo, at sana maging box office to. Kasi alam naman natin box office. Of course. Sana, huwag mo kapag tayo dito. Thank you very much, Chong. Now, sinong gusto magtanong sa ating Ms. Josie? Yes, see you. Madam. Hi, I'm French from Village People of Multimedia Magazine. So, what is the inspiration behind creating the movie? Is it originally made para gawin entry para sa pista ng pelikulang Pilipino? No, actually, hindi kailangan ng film. Hindi namin naisip na ipasa talaga sa TV. Kasi
kaya walang pressure sa amin, nai-enjoy lang namin siya buhin, natawa lang kami, nai-enjoy. Tapos nung, yun yan, nung nakapasok kami, doon lang namin isip na, ah, maganda tayo tayo nagawa natin. Isa sa right track pa lang kami. Pero yan, yeah, itong ating question niya, wala ka intention to, na isadish sa mga festival. Parang ang point lang namin siya, to make a unique story about time traveling, Chat, kalagay naman sa table. Salamat, chat. Ha? Bandang, naway magkaroon ka ng nalakang ngayong gabi. What was the most unforgettable or bagging experience you had while filming this movie? What hello, yeah. Ako, ini-enjoy ko bawat pag-shooting namin. Kumbaga, siguro ito ito isa ko sa mga magandang nagawa kong pelikula. Dahil ito yung pag-uwi ko ng bahay. Nakakangiti ako. Kumbaga, dala-dala ko yung vibes na buwan yung ginawa namin. Kasi, kumbaga po dito, hindi lang po ako basta umate. Kasama rin po ako sa pagbuo ng pelikula po ito. Kumbaga nagsama-sama kami ni Alex, ni Direk, kaya si Direk Chito. Kumbaga para mabuo yung pelikula. Kumbaga, siyempre, hindi lang as an actor yung iniisip ko yung pag-uwi ko. Magaling ako doon sa acting ngayon, hindi. Kumbaga iniisip ko yung ang saya ko dahil yung mga kasama ko, ang ganda rin naman ginawa nila. Kumbaga binuo namin yung pelikula as a team. Hindi dahil mayroong isang magaling o mayroong isang sikat, eh dapat doon na tayo patapos. Hindi. Kumbaga sa basketball, dapat para mag-champion ba, kailangan eh maganda yung team. Pagka-play, meron kayong play, di ba? Tapos, natutuwa rin ako dahil dito sa pelikula, walang naging pasaway, o walang may malaki ulo, okay. Kung baga lahat kami dito, eh, pantay-pantay. Siyempre, una sa lahat, nakakaya kay Chong. Si Chong, kung baga dito, yung parang tinitingala namin, dahil siya yung pinakanauna, nagbumuo na rin yung tubes. Nagpagulit kasama si Mother Lily. Kung baga, nakakayang merong mga malaking ulo sa amin. Dahil po si Chong, nakita namin, napaka-downturn niya. Kahit kung ano na yung marami ni Chong, eh sobrang wala kayong masabi na tama eh. Kung baga yung inspiration namin. Kung baga, paano ka maging mabang malaking ulo? Eh kung ang tinitingala namin isa sa foundation ng industriya, eh napakabait. Yung dapat yun yung maging inspiration ng lahat. Hindi lang kami. Wayne? Lahat po nasabi na actually yun. Tama naman. Tama naman yung sinabi niyo. Pero specifically sa ginawa namin, pinakagusto ko yung montage na mahaba na ginawa namin. Very different siya. Talaga sa one whole day natin ginawa yun. One whole day, tapos lahat ng cast talagang nakipag-work together, nag-coordinate. It wasn't easy kasi parang dalawang isang shot lang siya na tuloy-tuloy na montage na iba-iba yung feel, iba-iba yung damit, may quick change pa. So sobrang saya nun, tapos sobrang nakakagawa pa. Ang galing-galing yung buong team for doing that kasi parang siya may musical feel din, pero montage lang talaga siya. John? Oh, wala. Nais ko magpasalamat kay Bong dahil pinasin ako ng pedestal. Bumigay na ako sa Tribunso ng Bonifacio. Pinatanda ako mabuti. Maraming salamat, ha? Natatanda ako ba kasi nung secret number one pa ginagawa ko dito? Pero hindi. Ang pinakamaganda rito, ang funniest moment sa akin, pagiging spontaneous ko ba? Kasi sa parati kay Excel ako, ay inintay ko parati yung mga punchline niya na wala sa script. Kagandaan dito kasi, wala ka, hindi kami sa in the box na nag-exit kami sa labas ng box. Tapos saan, lumalabas natural, ang common sa taong nanonood na ma-appreciate niya ba. Kaya doon ang funniest moment ko, pag nakikita ko si Bob,
na nag-aabit ka, pati ako natatawa. Okay, yes sir? May question pa tayo? Okay. Kasi akala ko chicken is. Good evening, congratulations Mika Pang sa bagong yung pelikula. No? Ang tanong ito, anong kaibahan itong movie mo sa mga time travel movies na napanood na namin? Meron ko rin kaya ko rin ito, ibang time travel. Okay, as far as I know, wala pa pa gumagamit. I mean, marami ng time travel films sa Netflix. And iba, lahat sila may kanya-kanyang way of going back. Hindi ko alam kung meron ito gumawa yung wish or ginawa yung element. Going back, and so I guess, yun. At the same time, ngayon lang ulit tatama yung in Philippines cinema na gumawa ng comedy and adventure din sa iba-ibang piyasa. So, I guess yun yung pinaka-nagkaiba namin sa iba and film ng Philippines. Follow-up question sa Pasa lang. Kung halimbawa kayo i-transport sa isang time or place, saan yung gusto mong transport? Simula ka kayo. Hello, yeah. Ako gusto ko siguro pumunta sa ano, panahon ng mga dinosaur. Kasi parang wala nakakita ng tao nun eh. Kung ano sila ng actual o in life. Kumbaga parang lang buto na lang yung nakita natin. O yung nakapanood natin sa mga pelikula eh. Na CG na sila. Ako siguro yun, gusto ko silang mahawakan. Yung mababait na dinosaur eh. Kasi makalapain ako nung mga ano eh. Yun lang, gusto ko lang ma-experience, gusto ko lang bumalik ulit. Baka kasi maiwan ako doon, mag-isa lang ako malamang. Ayan, ako siguro po yung 70s, yung mga sobrang colorful ng mga outfits, yung mga sayaw ng 70s. Siguro yun yung gusto kong balikan kasi very, very interested ako sa ganyan. And yung history that before, gusto kong pakita kung paano ba talaga yung 70s. Generally, yun lang talaga, yung here and there. Ako gusto mong bumalik sa panahon ni Adam and Eve. Tara, kung si Adam ang paparami. Ako yung mag-multiply sa buong katauhan. Ayun, siguro kung babalik po sa na dati, siguro sa panahon na lang po ng katipunan, para i-check ko po kung gano'y yung pagkakaisa ng mga Pilipino ngayon. Doon, mas po ang panahon po siya. Ako kung may babalikan din po ako yung 70s din, same with Winwin. Interested din ako sa mga ganyan, 70s, mga vintage din. Yeah. Ako po doon sa panahon na tinuli ako. Papaayos ko ba yung maganda yung pagkakabuhit ko? Hindi sa minas talaga. Papakausapin yung doktor na ayusin kasi may alam yung Cobra Cut? Oh my God! Makala ko siya that time, gusto ko si Nomi. Cobra Cut? Nakamuntanong kayo, gusto nyo maging honest ako, di ba? Noong panahon ka, nagpapuli po ako ng 86, uso po yung Cobra Cut. Yung may ilang bisa ilalim. Hindi ko naman masyado yun, medyo pangit po tignan. Kaya gusto ko pangit. Pero pakita mo yung demo. Ay! Papalilis ko talaga yung kilot. Ayos ko talaga. Sa Pasay ako nagkamalapag magkalapit kami ng bahay niyo kasi may promo nun, inabihin ko yung promo. Mas mulat ang papatrabi mo ng visa ilalim. Hindi ko kasi maano ka demo eh. Parang may vento sa ilalim. Ayun o. Babalik ko ako sa balaw ng Krioli ako. Ayusin mo talaga ito. Ako kung naigitin na, hindi ko sa atin maganda. Ngayon ko kung babalik mo ako, pagpapalingan ko po yung panahon ko ng beses kung nilokong ko ng beses. Na meron sa gusto ko, kuryoso ang halang. Gusto ko po kumalik sa panahon na nangyayin ito yung mic. Ano po, nung buhay pa po si Rizal, kasi fan po talaga ako ng mga novels niya, yung buhay niya po. Ayun, seryoso po. Seryoso po. Ayun po.
balikan yung unang time na nakatikito ulit siyo. Kasi para lang masabi ko na uwi mo masyado kasi baka maging ligid mali ka pa. Ay wala na, ito rin. Ito na ako. So sana, yun. Tsaka gusto ko rin balikan yung nagpatuloy si Alex. So, so lang panood eh. Last question. Kung nasakaling na isang bagay na gusto mong magkaroon na Unli, ano yun at bakit? Unli low, charot. Unlimited intro. Unlimited boyfriend daw. Ako siguro, Unli wish. Unli boyfriend. Unli boyfriend. Unli boyfriend. Unli boyfriend. Kasi siyempre, kasi diba, pag meron chinin, hindi ka patatang wish lang. Eh, kung siyempre, kung kami binihin ako, gusto ko yung wish. Para mas marami kang patulungan, at maraming magawa yung wish. Tsaka yung magkaroon ako ng echo sa boses. Ano daw? Ano daw? Magkaroon siya ng echo. Starring of the week na. Hindi dapat starring of the week na yan. Bag po. Para Andy bag. Ano yun? Ano daw? Bag gusto na. Andy bag. Sino bag? Sa akin di bag gusto na naman. Andy bag. Siyempre, pinipilit din ako sa buding ko, Unli Rice. Pero ito alam po, mahilig po ako sa ulam talaga. So, Unli ulam na gusto. Unli Rice. Mura lang ang rice eh. So, tayo sa ulam. Donna. Si Donna Rombo. Unli po. Oh my God! Oh my God! Unli James. Ano po ba ganun po, Unli Heartbreak na yun? Ano po, Unli Love? Yung talagang Unli, hindi po yung Unli na in-unli mo pero nag-expire. Yung Unli po talaga. Po. Ako, Unli pera ako. Unli pera ako. Wow, pa si Derek. Okay, may tanong pa kayo. Yes, yes.